Sitting at the sixth spot are about nuisance candidates. 14 senatorial aspirants have filed their petitions after COMELEC declared them as nuisance candidates. The list includes online personality Norman Mangusin, or more known as Francis Leo Marcos. He previously ran for senator in the 2022 elections and placed 27th with over 4.5 million votes. However, COMELEC decided to tag him as a nuisance candidate this time. The poll body has declared 117 senatorial aspirants as nuisance candidates. Only 66 aspirants were included in the partial list of official senatorial candidates for the midterm elections. Yan yung ano, di ba, pinag-uusapan natin yung mga pagde-declare officially ng COMELEC pagdating doon sa kanilang ano, nuisance candidates. But with that, we would like to talk to COMELEC Chairman George Erwin Garcia on the phone live. Thank you, Chairman, for joining us. Magandang umaga, Sir Diego, Ma'am Angela. Magandang umaga rin sa mga kababayan natin. Yes, Chairman George, ito may list na nga po kayo, pero ang dami pa rin po yung confused as to ano ba talaga ang batayan ng COMELEC po with regards to sino ang nuisance at hindi. Kasi like, case in point daw, kay si Francis Leo Marcos na may 4.5 million votes nakaraan, eh ngayon biglang nuisance. Alam nyo, hindi naman po maitatanggi na maaaring nakakuha ang isang tao ng boto kapagkat inaakala ng mga bumoboto na yan yung mismong binoboto nila dahil sa kaparehas na pangalan. So hindi po nangangulugan ng isang tao ay nakatakbo dati ay hindi na siya pwede madeklara ng nuisance sa susunod na halalan. Well, in the final analysis naman, Sir Diego, Ma'am Angela, meron pa rin naman silang motion for reconsideration. Yes. At kung ano man na maging desisyon ng Commission and Bank sa kanilang mga motion for reconsideration, ay siguradong may tataas naman sa Korte Suprema. Ano ba ang basihan talaga ng COMELEC sa pagdideklara na nuisance ang isang tao? Mm-hmm. Una, hindi po namin dineklara ang isang tao na nuisance dahil sa kawalan ng pera o dahil sa kawalan ng resources. Sapagkat sa paniniwala po natin, yan po ay magiging violation ng Equal Protection Clause sapagkat wala namang property qualification na nakalagay sa ating batas eh. Kung kaya naman, ang kadahilanan ay dahil ginagawang katatawanan ang mismong electoral process o kung hindi naman, walang seryosong, wala talagang kaseryosuhan yung pagtakbo nila sa eleksyon na ito. Okay, siguro po, COMELEC, ask ko na rin, ano, kailan po ba yung timeline natin? Kasi sabi nyo nga po, pwede sila mag-file ng, ano, ng motion for reconsideration. Kasi by December po, mag-print na po kayo ng ballots eh. Alam niyo po ang sinasabi natin at ayaw naman natin na parang minamadali ang desisyon dahil lang sa sinabi natin na deadline. Hindi po ganoon. Yung quality ng desisyon na hindi pwede makompromise dahil lang doon sa naset na deadline. But hanggang December 13 po kasi ang finalization ng list of candidates natin. Right. Pero kung natatandaan po ng lahat, pinangako po ng COMELEC na lahat ng nuisance cases ay datang ID desisyon na namin bago matapos po ang November 30. At yan po yung ginagawa natin sa kasalukuyan dahil nga po sa masamang karanasan natin ng mga nakakaraang mga halalan na yung mga panggulo, yung mga nuisance candidates na tinatawag ay nakakatakbo sa ating pong mga halalan na boboto at pagkatapos later on nakakaapekto yung mismong botong nakuha nila doon sa dapat na boto ng lehitimong kandidato. At ito po yung nagre-resulta sa pag-aanal ng proklamasyon ng hindi naman pala dapat nanalo. At ayun po, nangyari sa Negros Oriental, may namatay, may nagbuwis pa ng buhay dahil lang sa issue ng nuisance na yan. Yes, and Chairman George, gusto ko rin may iba ng konti. I'd like to ask about yung recent fight or spate ni Senator Jinggoy Estrada and Mayor Francis Zamora na ina-accuse po ni Senator Jinggoy na medyo inflated daw ang voters list sa San Juan area. Ano po ang status dito? Anong tugon niyo po dito? Alam niyo po kasi talagang sa buong Pilipinas ay may mga pagtaas sa mga ilang lugar na at may pagbaba doon sa mga ibang lugar sapagkat ang ginagawa po na pamamaraan ng ilang politiko ay nililipat po o nagkakaroon ng mass transfer of voters from one municipality to another municipality, from one city to another city. Kung tutuusin po, Sir Diego, yan naman po hindi irregular yung paglipat sapagkat natural lamang naman tao ay lumilipat dahil sa pagtatrabaho, sa pag-aaral o anumang kadahilanan. Kaya lang,
alam nyo, kapag yung paglipat ay napaka-unusual. Saan ka naman nakakita kung libo ang bigla lumilipat doon sa isang lugar? Eh wala namang gintong na-discovery dyan o mga langis na bigla na lang na-discovery dyan. Bakit bigla naglilipatan yung mga tao? Ang naging findings po natin, nakuna, weaponized ang barangay certification. Ibig sabihin, may mga barangay officials na walang pakundangan na nag-issue ng barangay certification na sinasabing doon nakatira yung mga nag-a-apply na yan bilang transferees o kaya mga bagong botante. Sapagkat nakalagay po sa desisyon ng Supreme Court sa kaso po ng Sabili versus Comelec na ang barangay certification ay pwedeng gamitin na pinakamataas na ebidensya ng residente yung isang tao kung walang maipakita na kahit na anong government-issued ID. Eh kalimitan po doon sa mga lugar na tumaas ang bilang, nagpapakita po ng barangay certification pero walang maipakita na other government-issued ID. Right. Pag po ganun, wala po magawa ang Comelec kung hindi aprubahan yung mga application na yan. At yan, ganyan po ang nangyayari din sa ilang parte ng ating bansa. But have we checked on this na po, yung mga allegations that were made by Senator Jinggoy Estrada na marami daw pong flying voters, particularly in San Juan? Madami po, meron na po tayong initial na findings niyan since last year pa po yun, yung naging akusasyon, allegation ni Senator Jinggoy, sapagkat may na-file pong petition sa amin to annul the list of voters of the entire city of San Juan. Mm-hmm. Kaya lang naman po, may mga doon po sa mga naging findings, halimbawa po sinasabi, bakit itong mga taong ito ay iisa ang address. Mm-hmm. Iisa ang address. Pinapuntahan po mismo namin yan sa mga sa task force namin at sa local Comelec. Kaya po pala iisang address compound po halimbawa ng mga yung atin po mga tinatawag dati mga squatters. And therefore, dahil doon, iisang address talaga natin. Minsan po isang building, dilapidated the building, abandoned. Naandun po, madami pong naandun ng mga kababayan tayo. And therefore, iisa talaga ang address, street pangalan, walang binigay mismong specific address. Yes. Pero marami rin po talaga na mga nag-transfer mula sa Mandaluyong, mula sa Maynila ng mga residente na ngayon ay sinasabing nasa San Juan sila. Yes, Chairman George, gusto ko kasi itanong, no, this has been going on for a long time. Alam naman natin po yan na, for example, dating taga Quezon City, isang grupo po yan nag-stay sa isang area, nagsusquat nga, tapos naka-file sila via barangay certification. Tapos, the next election, nilipat po sa Mandaluyong, next election, nilipat sa San Juan. Is this really illegal? Ano ba ang requirement period para ma-establish ang residency ng isang individual? Ang problema po natin, kahit wala yung 6 months residency, kapag ka ang isang barangay official na tiwali ay nag-issue ng certification para lamang sabihin na dyanaan dyan yung mismong botante o yung mismong applicant para maging botante. Ang sinasabi po natin ay patuloy po kami since nakaraang taon pa na tayo po'y naninikluhod sa ating kongreso na baka pwedeng magkaroon ng batas, ipagbawal na ang barangay certification bilang ebidensya ng pagpaparehistro o residency. Na sana meron naman tayong national ID na, yun na lang po sana. Hindi po kasi pwede ang Comelec ang magdeklara nun. Yes. Kakailanganin po ng batas dahil mismong desisyon ng Korte Suprema ang nagsasabi na pwede ang barangay certification. Pero in the meantime, Chairman George, kunyari ako, si regular citizen, meron akong information na may nangyayaring mali po. Ano po ang remedy ko? Ano po ang pwede kong gawin? Pupunta ba ako sa Comelec o magka-file po ako ng kaso sa Korte? Korte na agad. Alam nyo, yan po yung sinabi rin natin. Katulad po yung nangyari sa San Juan, pag po walang nag-file ng oposisyon, meron po tayong tinatawag niya Election Registration Board, bawat bayan, bawat syudad. Ayan po ay ang miyembro po niyan ay local Comelec, civil registrar at ang supervisor ng teacher doon po sa area. Ang problema po, pagka walang nag-oppose o nag-question sa application ng isang prospective kabotante, ay yan po yung sigurado ma-approve. Kaya kinakailangan, mag-question natin, i-oppose natin dyan pa lamang sa ERB ng syudad o bayan. Yan po sa Makati, naku, madami pong na-oppose, kaya po madami rin pong na-reject na application for registration. Sa ibang parte ng ating bansa, nakapag-oppose po yung mga botante na, o yung mga kandidato doon sa application for registration ng ibang nag-a-apply. At na yan po ay kaagad din na dinis-approve yung mga application. So kailangan po, pagka may ganyan, merong kaagad nag-o-oppose sapagkat nakalagay po sa batas, pag walang nag-oppose, ang ERB ay kaagad dapat i-approve yung application. Mm.
Okay. Sige, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, COMELEC Chairman George Garcia, and hopefully, ma-invite po namin kayo dito para makapag-test po nung ano natin, yung voting machine. Opo, maraming salamat po, Sir Diego, Ma'am Angela, at huwag kayo mag-alala, darating ang panahon, dadalhin natin sa inyo ang bagong machine na gagamitin natin sa 2025 national and local elections. Opo. All right. Thank you so much. Maraming salamat, COMELEC Chairman George Garcia, for joining us on Brunch.